Hi guys, this is Mike from All About Fish. So today I'm going to talk about how you can lower the pH level in your tank, reduce stress sa mga alaga natin ng mga isda, prevent bad bacteria and fungal infections sa mga isda natin, at makakatulong din ito sa pag-breed ng ating mga fish. So if you're into breeding, if you wanted to make sure that your fish is healthy and thriving, stay tuned. So if you like this kind of video, please hit that subscribe and hit that notification bell for more upcoming videos in the future. Let's go! Into the wild. Into the wild. All right, so we're back. So as I've mentioned earlier on in the introduction, this video is focused more on your tank, your water quality, your pH level, and at the same time, how you can prevent bad bacteria, fungal infection on your fish. This would help them in terms of breeding as well. Kung mahilig kayong mag-breed ng fish or into breeding, pwede itong makakatulong. It doesn't apply to all fish, but majority of the fish that are available in the hobby, it would definitely benefit. Okay? So I'm talking about talisay leaves or Indian almond leaves. Some people call it katapa leaves. So it's pretty much available in the Philippines. So you don't have to buy it. You don't have to spend too much money. Marami ako nadadaanan na puno ng talisay leaves anywhere I go. So all I have to do is to ask, kunyari nasa loob ng bakod, or if it's nasa labas, you can just, you know, grab a plastic paper or a plastic bag, and then, you know, pwede niyo kunin yung mga dried na. So you only have to take yung mga tuyong tuyo, okay? So hindi niyo kailangan kunin yung mga green, but if you like to get the green, that's fine too, but pwede niyo siyang patuyuin. Alright, so you don't need to do that kasi napakarami ng talisay leaves sa Pilipinas, and you don't even have to buy it as well, okay? Some people are selling it, right? So nakikita ko sa Shopee, binibenta nila 45 pesos, but I don't buy it because available naman siya. It's definitely available anywhere in the Philippines, kahit saang lupalo ka ng Pilipinas. So this katapa leaf or this talisay leaves can be used, again, as I've mentioned, in maintaining your aquarium. You know, when you have a lot of fish, and especially when sa mga newbie na hindi pa masyadong bihasa or hindi pa masyadong alam kung paano mag-alaga ng isda, ito ay isa sa mga bagay na makakatulong in terms of yung makaka-remove ng stress sa ating mga isda, makaka-prevent ng, you know, bad bacteria at saka fungal infection sa ating tubig. So, as I've mentioned, this can improve, you know, the quality of your water and make your fish happier as well and healthier, feeling more at home. Kasi in the wild, of course, yung mga fish na inaalagaan naman natin, hindi naman talaga sila galing sa wild because they are bred locally or abroad sa mga farms. But then again, you know, yung instinct ng fish, if it's, you know, something that that would help them in terms of relaxation, hindi sila masyadong stress, it would make them happy. So yung almond leaves or Indian almond leaves nga ay napatunayan na sobrang beneficial to sa mga isda pag nilalagay natin sa ating mga aquarium. So hindi lang natin alam, syempre hindi naman lahat ng tao alam ito. So sobrang laki ng impact at nito sa quality ng water natin. So itong guide na to, bibigyan ko lang kayo ng mga benefits nito para lang magkaroon kayo ng idea at pwede nyo ring i-apply sa mga aquarium tanks nyo. So yung almond leaves o yung talisay leaves, nakaka-lower ito ng mga pH levels, okay? It also creates yung dark environment kasi pag nilagay mo yung almond leaves sa tank mo, yung leaves ay magpo-produce ng tannins. Yung tannins ay kulay dark or brown, okay? So ang water mo magkukulay black or brownish, okay?
So it's good for fish kasi medyo hindi sila masyadong sa ilaw. What you call, hindi masyadong tinatamaan sila ng ilaw. It's good for them as far as breeding. At the same time, it's also good for fish like platies, barbs, killifish, corydoras, corydora catfish, discus, angelfish, mga gurami. Nilagay ko rito sa aking mga tetras, rasboras. Pero the most popular fish in the hobby na ginagamit ito is a betta. Because as you know, betta fish is one of the most popular, if not the popular fish in the hobby. So, yung mga betta fish kasi mga long fins sila. You know, yung mga fins nila talagang mahahaba. You need to protect them in terms of yung sa mga fungal infection. Yun, mga hakatulong yun. You don't have to buy anything, mga anti-fungal. You just have to put yung talisay leaves. Also, sa mga guppies, pwede rin sa mga guppies kasi yung mga guppies parang kagaya rin ng mga bettas. Mahahaba din yung mga fins nila. Prone sila sa ick, yung mga white spot, yung mga sakit na ganon, tsaka mga fin rot. Yung almond leaves or talisay leaves ay napakalaking bagay at proven and tested na to na makakatulong sa ating mga isda. Okay? So yun yung pinaka-benefit niya talaga, and as far as I am concerned, sa lahat ng tao, ang iniingatan natin talaga ay yung isda natin ay magkasakit. So kung ito ay makakatulong sa ating aquarium, why not? Libre naman to, anywhere makukuha naman natin, so pwede natin gamitin to. So yung cons lang, yung may mga ibang tao kasi na ayaw nila ng mga medyo dark yung tubig, brownish yung water, ayaw nila ng ganun. But as far as I'm concerned, I like it. Mas maganda yung kulay ng tubig mo. Yung ang recommended na light for that, wag yung white na light, yung medyo yellowish na light. It's super appealing, it's super nice. Tapos maglagay kayo ng driftwood, okay, nakaka-lower din ng pH level yung driftwood. Tapos plants, yung mga aquaponic na plants lang, like I mentioned to my previous video, like yung for example mga photos plants, photos, sorry for that. So, photos plants. So, aquaponics yun. Hindi nila kailang isa bird sa tubig. Pwede lang siya sa top. So, pwede mo siyang itali sa driftwood mo. It would really, really look nice. Marami kayong makukuhang ideas online. Pwede niyong gamitin yun. Yun ang isa sa mga bagay na ginagawa ko at ini-imitate ko rin on my tanks. Kasi lahat ng tanks ko talaga ay planted. I wanna make sure na yung fish, may mga hiding spots sila. And especially for my beras. So yung mga beras ko talaga may mga plants yun. So anyway, yun lang yung cons niya for me, ha. Okay. And well, some fish naman doesn't require low pH level. So it doesn't apply to all the fish. But for the fish that I've mentioned, definitely pwede niyong ilagay. Alright, especially sa mga beras, pwede niyong ilagay yon sa mga tetras, guramis, angelfish, discus, yung cory catfish, yung maliliit, kahit ng anong klaseng cory catfish, killifish, yung mga payat, barbs, of course, platies, pwede rin siya, swordtail, lahat yon pwede niyong ilagay yon. And especially guppies, kasi mga guppies, mga long fins sila. And then, what can you do doon sa mga sa Indian leaves? Halimbawa, nakakuha kayo ng mga talisay leaves sa kalsada or sa kanto or wherever kung nasaan man kayong location. Ang una-una niyong gawin is bago niyo ilagay sa inyong tank yung Indian almond leaves, you have to make sure na hugasan niyo ng maayos. Water lang, running water lang, hindi niyo kailangan sabunin. Running water lang, okay? So, depende kung gaano kalaki yung tank nyo. Ako sa mga 5-gallon tanks ko, isang buong leaf ang nilalagay ko. So, in a day or two, makikita mo na yung mga leaves na yun. Yung tubig mo pala ay magiging dark na siya. Hindi mo naman kailangan i-remove. Matagal kasing malusaw or madurog yung leaves na yun. Hindi rin naman siya nag-i-increase ng toxin sa water mo. Matagal siya mag-deteriorate. At the same time, pwede rin itong kainin kasi ng mga fry natin na maliliit. Pag nadudurog na siya ng sobrang pino, kinakain na siya. Pero ako, I usually keep one leaf in a tank for a week.
Okay? So, tapos sa mga beta tanks ko, depending on how big your tank is, kung yung sa mga normal beta tanks lang, kinakat ko yung mga leaf into 4. Okay? Kung yung tank mo is, halimbawa, 6x4x8, yung normal beta tank, konti lang ilagay mo. So, patong mo lang sa ibabaw. Mapapansin mo yung mga beras mo. Sobrang saya, sobrang happy. And they would use this also as a hiding spot. Okay? Kasi medyo, ang beta kasi medyo ano sa ilaw eh. So, they like the water to be a little bit darker. On the darker side. Okay? So, I'm gonna focus more on the antifungal part, okay? So, if your fish is lethargic, so, halimbawa ngayon, hindi ka pa gumagamit ng talisay leaves. If your fish is lethargic, okay, yung medyo hindi siya gumagalaw, mahina siya, and things like that. Matamlay siya, and may fin rot siya, and things like that. Pag hindi pa masyadong severe ang fin rot niya, pwede kang maglagay ng talisay leaves sa tank mo. Lagyan mo ng konting salt, pinch of salt, okay? And then, make sure na wag mo siya ilagay dun sa area na malamig. Ilagay mo siya sa madilim na area pero medyo warm yung climate niya. So, para hindi siya stressed, medyo, lagay mo muna siya sa dark place ng mga 3 days. And after 3 days, check mo kung of course, papakainin mo siya daily. But normally for me, pag yung may sakit yung isda ko, hindi ko sila pinapakain ng 2 days. Again, that's just for me. I found it na nagiging mas mabilis silang gumaling. If I have a heater, kung may heater kayo, ako naglalagay din ako ng heater. Kung may heater kayong extra, pwede nyo rin lagyan ng heater yung beta nyo. So, beta fish likes to be in a range of 28 to 30 or 31. They like the water to be in a warmer side. So, kung gusto nyo, kung mayroon kayong heater, pwede nyo lagyan. Especially yung mga fish nyo na may isda na or may sakit na. Alright? But the good thing about this is that you don't have to use this kung may sakit ang isda nyo. This is also good to prevent yung mga sakit na sinasabi ko. Right? Yung mga white spot, yung bubble eye sa mga beras, yung fin rot, okay? So, especially sa mga malong fins at sinabi ko kanina, ito ay napakalaking bagay. So, ito rin is nakakatulong sa pag-reduce ng stress sa mga fish natin, especially yung mga bagong fish natin na nabili. Again, search nyo muna if the fish requires a low pH level. If not, hindi na kailangan. Alright, salt lang makakatulong din sa pag-remove ng stress ng fish natin. But yung sa mga isda na mention ko kanina, they require lower pH. So, lagyan nyo ng katapa leaf. Okay, so yung or talisay leaf. Alright, again, hugasan nyo. Ulit-ulit kong sinasabi kasi yung mga talisay leaf natin is normally nadadampot lang natin sa kalsada. So, we have to make sure that there's no debris, dumis, oil na mga na toxic sa ating mga fish. Alright? Fourth is pinaka-importante yung good for breeding to sa mga fish. Kung gusto mong i-breed yung isda mo, okay? Ito sila, nagaganahan talaga silang mag-breed sa ganito. And lahat ng mga beta fish ko na breed ko, alright, na ganun din ang nilagay ko, nilagyan ko ng katapa leaf. So it's good for breeding, it's good for them hiding kasi hindi sila masyado nakikita. Hinaan nyo lang yung ilaw nyo, sakto lang. It's really, really nice sa mga aquarium natin. And after breeding, of course, mga anak yung mga fish nyo. Normally naman sa atin, especially yung mga live bearers, doon nagtatago yung mga fry. But if you have fish na nangingitlog, kagaya ng mga angel fish, right? Kagaya ng, say for example, yung mga tetras, yan nangingitlog yung mga yan, they will use this also to hide their eggs, okay? So okay lang din yun na ilagay nyo yung mga egg, or hayaan nyo lang yung mga eggs doon, that's fine. And again, yung mga fish nyo, ginagamit din to, yung mga baby fish or mga kakalabas lang na isda natin, ginagamit nila to as food source. Kasi since ano nga sila, yung mga fish natin, mga baby fish natin, hindi pa kain kumain ng malalaki, they would roam around and find something that they could eat. So they can also eat this katapa leaf or talisay leaf. Okay? So pwede rin to sa mga shrimp. It's good for shrimp as well. So kung may mga shrimp kayo, I'm not into shrimp,
but my friends are. So, sabi nila, maganda dito sa mga shrimp, mga dwarf shrimp, pwede to. Nakakatulong din to sa mga shrimp natin. So, ang nagugustuhan ko talaga sa Katapa Leaf or Talisa Leaf is yung black water environment. Napakagandang tingnan. Sobrang ganda. And especially kung yung setup mo is kahit maliit lang, kahit nano tank lang, basta long, tapos mayroon kang driftwood, tapos may plants ka, and then yung aeration mo maganda, and black yung water mo. And then you can see the fish, they're swimming around. Napakaganda, I swear to God. You can search on Google and look at the photos. So yun lang guys, ang isa sa akin sa mga Indian animal leaves. There's no really any specific reason kung bakit mo siya ginagamit. It's just a matter of, you know, parang when you want to start using it. I suggest you start using it now. A lot of people are doing it. People who are in the hobby for more than 20 years, 30 years, they're using this. That's why Talisa Leaves right now, they're actually selling it online because kailangan ng mga tao. So you can search the photos on, kung hindi kayo familiar, you can search the photos on Google as well. Makikita niyo naman ang itsura ng Talisa Leaves. Makilala yung Talisa Leaf. So there's a lot of ways on how you can extract the tannins on your Talisa leaves. As I mentioned, sabi ko kanina, pwede nyo ugasa lang yung dahon nyo, patong nyo sa ibabaw ng aquarium nyo, and then let the water do its work, and then the water will become dark. Pwede nyo rin pakuluan. So if you have a bunch of leaves na nakuha nyo, maybe isang plastic, ugasa nyo ng maayos, and then lagay nyo sa, pakuluan nyo sa tubig. Wag sobrang dami. Kung may nakuha kayong mga 20 na leaves, siguro mga 5-6 glasses of water lang. I-reduce nyo yung tubig. Pag super itim na yung tubig, eh, pwede nang patayin. Ang tawag doon is extract na siya. Tapon nyo yung mga dahon, okay, kunin nyo lang yung pinaka-extract. Make sure salain nyo sa pinaka-pinong net, kasi may mga maliliit na masasama dyan na mga part ng leaves, okay? So, hindi natin kailangan isama yun sa ating mga aquarium. Alright, so yun lang ang aking video for now. If you have some questions or if you have anything that you need to ask, you can just, you know, put a comment in the comment section. Of course, I'll be more than happy to answer your questions. Anything that you need, I'll be here to answer. Right, so if you haven't already, please like and subscribe. It would help the video a lot. And I'll be making more videos. Next up, yung rancho ko. Mag-update ako dun. Right? Thank you. Have a good day. Bye-bye.